nakakamakakuha ng good head start. Again, this tournament was brought to you by ating mga sponsors. We got Dito Telecommunities, the newest and fastest internet connection here in the Philippines, together with the Armory and Lupon WXC. Sa mga nanonood dyan sa kanilang mga mobile phone, huwag nyo pong kalimutang mag-share ng ating live stream para sa chansang mak nalo ng mga papremyo. Epic skin na kayo mismo ang mamimili, and Dito loot items. And for now, guys, welcome. Let's welcome you again into the land of Dorne. As we can see, look at it's a Loki trying to disrupt here yung pagkukuha ng purple buff ng side ng Maru Esports with the figure out right now. Parang hindi makatakas. Siyempre, potential siya mapiko, pero it's going to be two flickers here coming from Maru Esports, giving all those damage output. Napaka-early ng kill at all. That's going to be the fastest kill of the game, powered by Dito Telecommunity. Mabilis na mabilis talaga, dahil wala pang isang minuto, nakapitas kagad ang Maru Esports dito. Mukhang medyo lumalim si Isa Loki. Gusto niya sanang i-delay kahit papaano yung jungler na si Kiyu, kaso hindi niya nagampanan yun dahil napitas pa nga siya with the respawn na nanggaling doon kay Takgu and syempre kay Fox. Ito sa may mid lane natin, no? Si Allison. Gusto bigyan ng damage output. Pero di pa yung level 4. As we can see, yung potential pa rin talaga ni si Benedetta is on point, lalo na pag early game. Pero versus Fredrin, medyo hindi ganun kasakit kasi we all know Fredrin, napaka-cool na talaga nito, lalo na into early stages of the game. Kaya ngayon, si Isa Loki is giving here the vision para sa side ng AP 2.0. No turtle pa rin as of now. Pop-up pa lang din naman. Pero kasi medyo nagiging aggressive yung side ng Maru Esports. Kasi binubuhos nila lahat, even those two flickers, talaga binurn nila just to get the first blood. And kung makikita mo dito, ha, si Karina ay level 5 na, while si Giyu ay level 3 pa lang. Nakakuha kasi ni Gra kanina yung jungle na kinukuha ni Giyu gamit lang yung kanyang wall. Pero dito, Isa Loki, mapapa-atras na lang in terms of level, labang na lamang ang isang Arcane against Giyu. And yung turtle nag-respawn na, potential na makuha to ng AP 2.0. Pero wala pa rin kasing buo pa ito sa may turtle side. I think kailangan mo nila makifiesta dito para sa side ng Maru Esports. And Allison Shore is buying time and makakapika pa na sa Giyu will be taken down. So it's a perfect time for AP 2.0 to get the turtle kasi nakukuha dito ni Allison Shore yung attention ng mga members sa side ng Maru Esports. So nakalimutan nila yung turtle as Arcane will get or secure that one. Pero we all know with the eye for an eye, makakatakas lang si Allison Shore. Mukhang makakatakas nga, pero yun nga, with the ultimate na coming from that Brody, mapapas lang pa ang isang Allison. Pero grabe naman yung buy time na ginawa niya doon. And mind you, wala pang ultimate si Giyu dahil level 3 or nagkaka-level 4 niya lang pagkakuha ng purple buff. Lamang na lamang si Arkin dito in terms of XP and gold. Ganun ka-delay ang isang Imon dahil sa ginawa ni Allison Shore and syempre ni Isa Loki. 3 minutes, Mark. Parang ang bagal ng phase natin para sa game number 1. Ano? Kasi wala eh, more on kills yung mga teams natin. Every time na nakakita tayo sa may sulok-sulok dyan, mayroong team fight na gustong umpisahan dito yung team AP 2.0. And si Loki, ito na naman, lagi yung ginagawa yan, giving the vision, kaso medyo nahihirapan siya kasi ang sakit agad dito ng isang Matilda. So, in terms of the rotation, kahit paano maganda ginagawa ni Frix dito kasi yung damage output pa rin. Because of the damage, medyo napapa-atras niya dito pero si Isa Loki. Pero dito si Mumukid, na pagamit kagad ng kanyang cult altar. Actually, bagay na bagay yung kanyang IGN dun sa gamit niyang hero. Multo kasi, di ba? Multo kid. Ah, hindi. Valentina nga pala yun. Ginamit lang yung IMU para makuha yung cult altar ni Paramis. Talagang Mumukid, Multo kid. Pero ito na nga, folks. Mapapagamit ba na kanyang... In-explain mo pa talaga yun. Para maintindihan nila, di ba? Mumukid, dalata namang multo yun eh, broken eh. Talaga si Brocon stating the obvious, oh. Anyway, guys, almost pa 5 minutes mo lang naman tayo, pero nakikita naman si Allison Shore dito, no? Alam niyo mga kata ni Allison Shore? Yung gusto ko, ako lang gusto, kaso hindi, maraming gusto, tol. Pero ito, may pinapasok. Mami Pico si Silent. Low on HP, potential mga Pico, pero si JB dito, nababarsagad, altar ng napakaaga.
Silence naman ng konti, Masir the Airs are coming in as Addison Shore, walang damage output. Kailangan nilang matras kasi kapag in-extend pa nila to, medyo disadvantage na kasi ang lalim na kanilang rotation. Ang lalim nga, pero grabe naman yung space na binibigay ng mga miyembro dito, katulad ni Addison Shore and ni Isa Loki and yung Turtle nag-respawn na. Sinisimulan to ng AP 2.0, malayo si Amon, mukhang libre para sa side ng AP 2.0 at ganun nga ata ang mangyayari. Secure na secure ang Turtle, pero si Silent nakakuha ng kill doon sa top lane. That's a op kill, opcam kill. Pero dito sa ating bottom lane with a wild charge, mukhang bakbakan na naman. Cold Altar, binaba na rin ni Sparring para miss. And Giyu, mukhang mababurst out si Isa Loki with that deadly shards. And mukhang may rapid fire gun pa na manggagaling kay Beatrix, pero hindi niya na itutuloy. Eh, yun nga yung Shadow Assault na nanggaling kay Arkin. And isa, sa isa yung exchange na nangyari doon. Masama ba mag-joke? And gaya nga ng comment ni Kylo, only love can hurt like this. Pero ito, mas masakit! Yung damage ni Nick Makino! Ayaw ko ituloy yung susunod, masama kasi yun eh. Nick Makino, iba ang Aki's Mag. Sabi ko sa inyo, pero ito, sa may ilalim, JV line dito, si Mumukid folks with the ultimate. Nga lang, medyo mapupunod siya with the use of that wall charge. Medyo na-late nga naman dito yung altar ni JV. So wala siyang masasave support na yun. And Nick Makino, kukuha na naman ng kill. It's going to be a 2-1 in the next game. Nagamit niya yung cult altar and wala nga siya na-save. Pati yung sarili niya, hindi niya na-save. At yung top lane na yung panibagong target dito ni Allison Shore. And mababasag na walang kahirap-hirap yung unang tore sa top lane ng Maru Esports. In terms of gold, grabe yung kalamangan dito ng AP 2.0. Almost 5k yung kalamangan nila dito. And Arkin with a level 10 habang dito si Giyu mukhang wala pa atang level 8. And yun nga, punit na punit yung mga miyembro ng ating Maru Esports with a cult altar coming from that para miss. Yung middle turret naman yung mababasag sa Maru Esports. Hindi pa rin matatapos sa Team AP 2.0. Once again, another objective. Si Nick Makino, ang ganda na kayong pushin dito. From the behind, giving all of damage out with the use of sniper. Pero ito, ihila lang konti si JV. CNC, gusto niya kumuha ng kill. Gusto niya mag-set up. Gusto niya set up si Mumukid, pero I think hindi enough. Kasi ang sakit ng natatamo yung damage from Mumukid and moving on to the top lane. So kunin to ng side ng AP 2.0. Gusto nilang maging sobrang greedy hanggat makukuha sila ng turrets. Pero grabe nga dito yung kasakita ng mga miyembro ng AP 2.0. Pero dito sa ating bottom lane with the cult altar na ginamit ni JB, makukuha naman yung buhay ni Allison Shore. Pero Arkin, makakatakas pa ba? Pag napas lang siya dito, that will be a shutdown. Giyu hinahabol, pero nandito na rin ang miyembro ng AP 2.0. Nagkasalbong na with a rapid fire gun na manggagaling kay Nick Makino. And aatras na lang sila, pero nandito pa rin si Silene. Ginamit yung kanyang appraiser rat, pero hindi na abutan si Isa Loki dahil merong passive. And with the power of nature, makakatakas na lang din. Ang ganda for AP 2.0 na meron pa rin silang meron pa silang tower. So with that, medyo mataas security for AP 2.0. Pero anyway guys, this week kasi for folks trying to start the teamfire, as kung sige i-pin down si Mumukid dito, here for the side of our Team AP 2.0, they will try to take another objective. Wala pa rin turn na ngayon na Team Maru Esports. Ngayon nakapag-altar with IMU, ginaya na ka dito syempre si JV. And I think Allison Shore going in with the ultimate. Nga lang, may ipit yata siya. Air for an eye out. Nga lang, grabe dito. Yung ultimate din itag ko. But it's going to be the last hit para ma-pickle si Allison Shore. Uy, grabe yung Renner shot doon ni paring Nick Makino na nga lahati talaga yung buhay ni Takgu. And pangalawang tore sa middle lane na mababasag para sa ating Maru Esports with a flicker coming bomb. Pero ito na nga with a circling eagle sa Matilda natin. Mukhang gustong bumawi ng Maru Esports, pero hahayaan ba yon dahil nandito yung ating Arkin sa likod ng mga miyembro ng Maru Esports getting that Matilda. Isama mo pa si Giyu, and with the wild charge coming from that Isa Loki, medyo malalim ka ata. And exchange para sa tatlong buhay ng Maru Esports ay yung buhay ng Isa Loki. Grabe yun. Again guys, now we are at almost 9 minutes sa ating game duration, and 13-7 agad yung ating kill gap. So lamang dito Team AP 2.0 in terms of the map control. Hindi lang yun, pati sa Goldie plus sa towers din na nasecure sila yung may winning condition at this moment. And for Team
82-0. Si Nick Makino with the 5-0, naging scale up lang talaga siya rito. Even Arkin with the 7-0, eh, napaka-mabor sa kanilang side kapag ito yung karina ng opponent mo. Expect mo talaga guys na anytime papasok lang with the ultimate, lalo na kapag may mga low on HP. So, clean up yung pwede gawin ni Arkin dito. Basta maganda yung mga tama ni Nick Makino and imumukit sa kanilang mga skill shot. Pero masyado masakit dito si Arkin. Mukhang full damage yung kanyang binuo. Item check nga tayo direct. Si Arkin. Uy, yung top, Popeye. Uy, full damage nga talaga si Karina dito. Kasi usually nakikita natin pag tank, pag core Mage Karina, build. Nakatank, no? Pero dito, with a wild charge coming from that crackback, baka na naman ang gusto with a cold altar na binitawan ni JB. Mukhang mapapas lang nga si Arkin. Masyado siyang dumalim doon. At yun ang kanyang unang death na makukuha. 7-1 para sa kanya. Sayang naman para sa side ng AP 2.0. Gano, gayong nag-respawn na yung unang lord natin. Siyempre, alamin naman lang guys, pwede kunin agad ito for AP 2.0. Kasi deciding factor din para sa kanilang side ito. Again, Maru Esports, if they will try to have a contest and getting the objective, maganda yun para sa kanila, pero try nilang huwag i-commit into a massive teamfight. Kasi medyo parang marupok eh yung side nila ngayon. And for AP 2.0, if they can secure this one, mas malaki magiging advantage sila. Pero for Maru Esports, magkakaroon sila ng breathing time. And now, broke on. Mukhang ginukulo lang sila ng Maru Esports, no? Hindi ba pwede mag-start ng Lord, eh? Kasi alam nilang medyo hindi pa ganun ka-onpoint yung damage nila. Plus, mas masakit dito si Nick Makino. Look at the damage. Uy! Half of AGT agad. Wild charge and flicker in. At si Alessandro. And mamukit, mag-clean up ng kulang na damage output. Broke on. Bakbaka na naman. Gold altar, binaba na rin ng ating paring JB. Pero enough ba yun? Mukhang hindi na. Dahil dalawa yung miyembro na bagsak para sa side ng ating Maru Esports. With the final blue, Alecto naman gagaling kay Benedetta. And wala namang mapapas lang aside from Takgu. And Lord na ata yung panibagong target dito ng AP 2.0. Yung kalamangan ay nasa kanila pa rin. Kahit medyo nag-aasim sila. Pero ito si Alison Shore. Mapapa-atras na lang dahil hindi niya pwedeng baliwalaan yung damage na binibitawan dito ng Maru Esports kahit na medyo luge or dehado dito si Giyu. And ito hindi pa ata magsisimula ng Lord yung ating AP 2.0. Gusto ata nila Lana na hintayin munang mag-luminous or mag-transform dito yung Lord. Pero sayang yun din kasi advantage pa rin nila yun. Kasi mas malambot pa yan eh. Kumbaga yung pag-luminous Lord medyo mas makunat siya. Now guys, again don't forget to share our live stream dito sa may kabilang banda. Si Loki nabibigyan agad ng mabigat na damage output. Meanwhile, for Maru Esports, they would try to back ng konti. Huwag kalimutan na medyo nagiging sobrang aggressive sila. Eh, at this point in time, lamang pa rin talaga for AP 2.0. Hindi sila makalali masyado dahil isang threat pa lang yun ang sasecure nila. So, for Maru Esports, limited lang yung magiging galaw nila eh sa Land of Dawn. Pero for AP 2.0, tingnan natin kasi... Pero ito na, sa likod, bakbaka na naman. Nakuha ni Arkin with a Shadow Assault. Dalawang miyembro kagad ng Maru Esports ang bagsak. Wala nang Cold Altar para sa side nila. And yung wall na pahinto pa ato with a Circling Eagle coming from that Matilda. Siya na yung panibagong target. And tatlo ang bagsak sa side ng Maru Esports. Mukhang hindi na kailangan kunin yung Lord para ng ating AP 2.0. Mukhang matatapos na nila to. Pero walang minion wave. Atras muna. Disiplina para sa ating AP 2.0 and yung Lord na lang yung kanilang kukunin. Lalo na Luminous Lord na to. Final Blue Alecto, binigay na lahat yung skill para ma-burst kagad. Eh kasi, hindi naman yung dalawang member sila para sa side ng AP 2.0. Para lang din i-distract sila dito at hindi... Kumbaga, zone lang naman nila. Yung mga members for Maru Esports para mas malaki yung chance sila ma-secure yung Lord. And now, they secured the objective. Ayaw pa rin bumalik dito ni Nick Makino at ni Loki. Si Mumukid nag-aabang sa may likuran. Loki naging frontliner. And there goes silent. That is a huge damage output. Hindi ganun kakunat si Isa Loki. Mukhang more on damage ang item dito ni Isa Loki. Kampante kasi sila na more on squishy yung mga hero ng Maru Esports. Kayang-kayang i-burst kumbaga. Basta si Arkin naka-ready yung kanyang Shadow Assault. Pero yung Renner kailangan din iwasan ng ating Maru Esports. Gayong masakit na kahit isang bala lang yung tumama. Pero yung Cold Altar nagamit agad. Resources was down para sa ating Maru Esports. Cold Altar binitawan na rin ng ating Valentina gamit yung kanyang IMU and panibagong bakbaka naman with the Winter Dungeon coming from that Arkin para mag-grow as a player. Pero yung Endless Shards hindi magiging enough, hindi siya makaka-burst out doon. Rapid Fire Gun ginamit na rin ni Nick Makino, isa na lang or wala na palang tore na pwedeng dumipensa para sa kanilang Nexus base. And I think now sobrang holding the game pa rin for Maru Esports.
Yan na nga, ultimate ka Alice of Shore. Look at folks trying to give the damage out para ma-atras dito yung AP 2.0. Pero for Maru Esports, medyo madugo itong pag-defensa nilang yan kasi ang daming advantage eh. Turrets and Lord, tapos yung main wave, no? Ang dami nilang kailangan i-consider para si AP 2.0. Pero dito si Nick Makino, kanina ko pa napapansin, napakaganda ng mga pwesto niya. And kahit nagiging aggressive siya kanina, hindi pa rin siya napapaslang. Wala pa rin death dito ang isang Beatrix. Titingnan natin mamaya kung untouchable o ang killable ba yan pagkatapos ng laban natin. Pero yung Red Buff, yung panibagong target ng Maru Esports. And yung Lord, more than 1 minute pa naman. Pero ito, silent mukhang hindi naman nanahimik. Gusto na atang paslangin ng AP 2.0. Pero aatras na lang din yung ating both teams. 15 minutes tayo, guys. So, tignan natin. Item check, direct. Oy, item check daw tayo, direct. Actually, masakit talaga dito si Nick Makino. Kompleto na yung kanyang build. Also, pero medyo matagal yata yung farami sa pag-build. Pero, with that 3 itemizations, talagang pwede mo siya dependa sa kanyang damage output na lang. Actually, okay. Si Arkin dito masakit na. Naka-lock item na din siya. Oo. More on damage talaga. Compare sa nakikita nating mga pero ano malambot si Isa Loki ha. Parang hindi ko maramdaman yung pagiging makunat. Wala kasi siyang ano, naka, hit ano, base. Kasi, more on armor. Naka-anti-regeneration kasi dito. Dominance Ice. Oo, si... Then Radiant Armor. Yeah. So, kaya mas makunat talaga si, ano, si, si Ferdin or si Silent. Mm. Fredrin. Sino ba si Ferdin? Oy, baka iba na yan. Ay, wala akong kilalang Ferdin. Ah, wala akong kilalang Ferdin. Ferdin and Magella lang kilala. Pero may balak kilalanin na Ferdin. Wala na, okay na. Ay, wala na, okay na. Enough hindi na. Hindi ka nga gusto eh. Only dub gonna hurt. Hindi ka nga gusto broken. Maraming option. Uy, sakit nga yan pag maraming option. Siyempre, yung sim natin, walang tao. Option. Dito, telecommunity lang ang dapat yung tangkilikin. Pero ito na nga, double kill cap. Double kill coming from that Karina. And gusto pa atang tapusin na hindi nahihintayin yung Lord para sa side nila. Pero with the cult altar coming from that JB, matidepensahan pa naman nila kahit pa paano. Kaya pa rin! I think for the Maru Esports, pag tumagal pa ito, mga 20 minutes, may comeback potential sila eh. Diba? Oo. Kala, may Lord. Pro-con yun. Tatlo lang silang de-depensa. Tignan natin kung kaya nilang depensahan to. Pero mukhang hindi na dahil yung Shadow Assault ni ating Arkin masyadong masakit. Immortality was pop and Nexus na yung panibagong target ng AP 2.0. And sila yung team na unang makakakuha ng puntos para sa ating series number 2 victory para sa kanila. And going to our post-game analysis, kitang-kita naman kung sino yung talagang tiga clean up sa ating AP 2.0 si Arkin with that 15-1-2 KDA. Actually guys, boss game analysis, nakita ko naman yung damage output sa turn apart memory ni Tagco. Pero hindi yata, mas nag-work out yung altar dito ni Mumukid kesa kay JV. Isa yung napansin ko, pero medyo may pag-a one-sided game to guys. I think pag medyo matamagal pa yung game number 1, possible tayo makakita ng comeback play for Team 8 Maru Esports. Pero, again guys, game number 1 pa lang yan. Baka loading game or warm up para sa kanilang science. So,